Magandang gabi po sa aking mga kababayang Pilipino dyan sa Pilipinas at kung saan man kayo naroon ngayon sa mundo. Ito po ngayong gabi ang ating topic, ang ating pick-up news, ang tungkol sa Tatak Pinoy. No? Dito maiba naman tayo. Puro na lang po kasi puro na lang sa kurakot. No? Maiba naman tayo kasi nakakasawa na yung puro kurakot. Ito po dapat yung pinag-uusapan dyan sa bansa natin no? Hindi yung puro na lang kurakot. Bago po ako magsimula, batiin ko lang aking mga kaibig at mga viewers na nandito na si best friend Sir Gis, Sir Al Olalia, Sir Rob Uy, sino pa ba? Si Banjo MO12. Tsaka si Sir Olalia, si Sir KB. Magandang gabi po sa inyo. Umpisa na po natin ang ating topic, ano? Itong Tatak Pinoy, ano? Made in the Philippines. Parang gano'n po yung Tatak Pinoy. Kasi napasa na ata, na-aproban na. Aprobado na doon sa Senado natin. Sana po, ito yung priority daw ni Marcos na law, no? Na batas, no? Sana dapat meron tayong ganito para i-push naman yung ating mga produkto diyan sa Pilipinas, ano? Para kasi alam naman natin, tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa imported, no? Import na lang ng import, ano? Kawawa naman yung ating industriya diyan sa ating bansa, no? Dapat mga ganitong bagay dito nakatutok ang ating mga politiko, pero sa iba ata silang bagay nakatutok, no? Alam naman natin yun. Alam natin na wala sila sa hindi sila nakafocus para sa ikaganda ng bansa natin. Doon sila po nakafocus sa ikaganda ng pamilya nila tsaka yung sarili nila. No? Ganun lang. Ito, maganda pong balita to. No, kasi para to sa ikaganda ng bansa natin. Tatak Pinoy nga po, no? Maglilika kaya ito ng trabaho sa Pinas, no? Sa Pilipinas, no? Ito po yung ating topic ngayong gabi. Sana si Sir Gis ay tsaka si his best friend akayat po kayo para pag-usapan po natin para sa ikaaganda ng ating bansa naman, ano? Kasi puro na lang sa paligid yung kurakot, no? Kanya-kanya na lang silang interest yung mga pinaglalaban nila, no? Ay alam naman natin, pare-pareho lang yung kurakot sila lahat yan. Nakakasawa na, 'di ba? Sa kanya-kanika nilang interest lang yung mga nasa utak nila, no? Wala yung sa ating bansa, kaya nakakalungkot, no? Meron po tayong video yung na-aproban na sa Senado, na i-play lang natin. Ito po, no? Habang wala pa si sis best friend at saka si Sir Gis, nandito na pala. Teka lang po, papakyatin natin Sir Gis. Bago natin i-play yung video, pakyatin po natin muna Sir Gis. Ayan, Sir Gis, magandang gabi po, sir. Oo, magandang gabi. I-play lang po muna natin yung video, sir. No? Hindi nakasindi yung ano ko. Tuloy lang. Okay. Tuloy na po natin. Wala pa ata, hindi umakyat pa si sis best friend. Baka makain pa ng pineapple. Pineapple pa lang. I-play lang po natin yung video. Para medyo masaya naman, no? Yung mga iba naman tayo. Thank you, Mr. President. Mr. President, at this juncture, I move to consider on third reading, Senate Bill number 2426. This is the bill on the... Pero para nakakaduda po, sino to? Si Gatchalian to, di ba? Nakakaduda, parang... Balimbing yan. Kasi ako... parang... kanya-kanya kasing interest itong mga to eh. Ano po, sir? Ano, Pinoy? Anong tataka natin? Wala nang tayo masyadong produkto? Meron po yung semiconductor ata, sir eh. Ito yung... itong lodo na to, parang ipopush yung ipapriority yung mga made in the Philippines. Yung sa bagay, nakagawa na tayo ng semiconductor. Sana nga po, i-push natin naman yung ating produkto kasi sanay tayo, di ba? Yung pag nakakita tayo ng mga imported na yun, no?
Uy, ang ganda, made in Japan, no? Di ba ganun yung salita kaagad ng mga Pilipino? Sana maging ano naman sa future, uy, ang ganda ng made in the Philippines, parang ganun. Gusto ko yung made in the Philippines, di ba? Parang kailangan i-push natin para sa future, baka hindi natin alam, baka maging ganun na yung ating makabataan, no? Magugustuhan na nila yung made in the Philippines, no? Sana nga. Maano nila yan. Maitutuloy-tuloy nila. Oo, kaya nga po, sir. Mga yan, puro ningas, kugon lang yan eh. Oo, kaya nga po. Ganun yun. So, dapat panalangin natin na maituloy-tuloy nila. Oo, kaya nga po. Magagandang binabalak. Magagandang binabalak yan eh. Kaya nga po. Para sa... sa bayan natin. Mga Pilipino. Ngayon, kaya nga po. Ang inaalala ko lang dyan, ito puro ano ito eh. Puro ito mga pampapugay lang eh. Pagpanaka-eleksyon. So sana nga, nalangin natin na yung mga binabalak nila para sa ikagaganda ng Pilipinas, matuloy. Oh, kaya nga po, sir. Sana nga ito eh, mapatupad nila itong batas. Ano? Play lang po natin, ito, sir. Ano? Itong yung Villanueva na yan, wala matiwa-tiwala dyan. Ganun. Wala. Naku, masyadong ano yan. Play po natin, sir. Ano? Matupad niya yung mga sinasabi niya. Huwag yung puro papugi lang sila. Pagdating ng panahon eh. Pagka naupo na uli yan sa pagkasinador eh. Mga pinagsasabi lahat ng mga yan, mawawala na. Sana nga po mapatupad nila to, sana no, kasi nga, sana nga. Kasi puro sana lang naman eh. Puro tayo sana, di ba? Oo, sana nga. Hosana, di ba po? Hosana. Wala pa si Hosana eh. Dasal na lang tayo. Ano po, sir, play po natin ang video natin. Dapat panalangin na rin natin. Kaya nga. Kaya nga po. Tatak Pinoy, Proudly Tatak Filipino Pinoy. Act. Printed copies of the bill were electronically distributed to the members on October 17, 2023 in compliance with the 3-day rule in the Constitution. And with the permission of the author, Senator Sunny Angara, with the permission of Senator Sunny Angara, if I could be made this a co-author. Thank you. As Thank you. With... 23 affirmative votes, 0 negative votes, 0 abstentions. Senate Bill number 2426 is approved on third reading. Congratulations to the author. Approved na po tapos pala na. Sir eh. Yung ano, tapos na ka. Pinukpok na, tapos na. Parang ano na siya. Na ano po? Parang okay na siya. No. Yun yung ano, ayan na. Si sis best friend. Nakahiga na naman siya, sir. Okay lang mag-play ng Rappler na video sa stream? Hindi ka ma-ano? Okay. Yung Rappler po, okay. Hindi tayo sinisi-CPR. Pero yung iba, hindi, ayan, pero pag CPR, di, ano, sa kanila na yung ano ads. Parang ganun. Huwag lang strike. Kasi pag strike, kasi hanggang tatlo lang tayo. Eh, no? Pag CPR, ano lang, okay na. Basta may hatid natin yung dapat ihatid sa ating mga kababayan, di ba, sir? Ayun yung ano natin dyan eh. Kasi wag natin gayahin yung iba dyan, ano, pa puro na lang sa gobyerno pa natin, ano, pero pa kani-kanilang ano, yung kanya-kanya interest, di ba? Yung kung sa YouTube, ads lang yung nasa utak para sa kanilang magkaroon ng ads, no? Kaya nga, ayun yung ano ko eh. Sana nga. Patuloy yung mga magagandang binabalak nila. Kaya nga po, sir, di ba? Meron pala tayong para, mga ano. Para at least makaahon-ahon naman ang Pilipinas. Ayan po, sir. Lubog na lubog na eh. Ayan o. Tinawin nyo yung aking Tatak Pinoy thumbnail. Ayan o. Tinawin nyo po. Tatak Pinoy thumbnail yan. Ang kaso mo, paano tayo nyan eh? Yung mga malalaking negosyante rito sa Pilipinas eh. Ayaw nila nang magnegosyo ng medyo matagal ang ROI nila. Yung ganun po. Gusto nila madalian na para balik na kagad na yung business nila. Ayaw nila ng matagalan.
Pero siguro wala namang magandang itatayong negosyo na madalian ang balik ng puhunan eh. Kinakailangan mo rin naman mamuhunan muna. Saka mo lang muna iisipin yung pagbalik ng puhunan mo. Ay, sila, pero sir, meron po dyan, kagaya niya na yung Tatak Pinoy Bill. No? Halimbawa, may dyan ginawa sa Pilipinas, babawasan ng tax yung gobyerno. Hindi sila itatax. Siguro, lahat sila gagawa sa Pilipinas, made in the Philippines. Pag yung dyan sa Pilipinas ginagawa, hindi ko kayo sisingilin ng malaking tax. Marami tayong produktong i-export. Oo, kaya nga po. Tsaka sa lukuyan, ano ba naman ang produkto natin na ini-export? Hindi, wala, saging. Hindi, meron po semiconductor, yung electronics ata, sir. Marami naman tayong mga bilyonaryong kumpanya dyan, yung San Miguel. Semiconductor sa Kurichano sa Taiwan Oo nga, yun doon yung sa buong mundo po, 80% ata yung doon ginagawa. Siyempre, pag dito na nga rin hinatak ng Japan yung Taiwan. Malalaking negosyante nito sa Pilipinas, ayaw talaga nila mag-invest ng matagalan. Matagalan balik ng pera. Matagalan yung... Kagad-agad, kagad-agad na siyempre, siguro pag ayaw magbayad ng tax na mga yan, gawa na lang. Laging sinasabi ni Kaicho na industrialized dapat ang... gagawin dito. Ay, wala namang negosyanteng gusto magtayo ng, halimbawa, kapag yung tunawa ng bakal, paggawa ng bakal. Ay, yung tunawa nga ng bakal dati, yung National Steel Corporation sa Iligan, ay hanggang ngayon, nakatiwangwang eh. Walang gustong mag-ayos eh. Kaya, sir, kasi ganun din dito sa Japan, pag wala kang gawin na law, o kaya... hindi ka magbibigay ng halimbawa palugit sa mga kumpanya, hindi mo sila mahikayat. Kung gumawa ka ng palugit sa kanila or yung baba mo yung tax nila, siguro mahikayat mo silang gumawa diyan sa Pilipinas. Diyan, made in the Philippines. Kaya nga, kaparis niyang itinayon nilang Maharlika Pan, di ba? So, gagawa ka ng rules kasi kailangan, sir. O they revive nila yung mga malalaking kapag yung sinasabi kong tunawan ng paggawaan ng bakal, doon na ilagak yung puhunan ng Maharlika Pan na sinasabi nilang yun. Matutuwa pa ako sa kanila. Di ba? Pero kasi sir, na tayo Yung mga businessman, mas matalino pa yun sa mga politiko, sir. Hindi naman lalaki ang business niya kung hindi matalino. Kaya nga, karamihan po mga genius yung mga yan. Basta pera, no? Siguro, di ba, mga genius yung mga politiko sa Curacaot. Mga genius yung na gumawa ng pera. Sila rin yung nagbabackup dyan sa mga sa mga politician yan para lang din sa business, di ba? Lahat yan sa business, pera lahat naman kasi kapitalismo yung Pilipinas wala tayong magawa, ganun yung ganun na talaga yung basic, di ba? Ganun na yung bansa natin, yung sistema kapitalista, no? Kagaya rin ng Amerika, kaya yung mga businessman na naman karamihan yung mga gumagalaw, di ba? Ngayon, gagawa sila ng rules. So, gagamitin nila yung mga politician. di ba yung mga mambabatas, gagawa sila para rin sa nila, negosyo. Ganun lang yun. Ayaw na bumaba sa pwesto yan para... Kaya nga, sa negosyo rin nila, di ba? Tutsunan nila yung negosyo nila kapag ng mga bilyar, di ba? Kaya nga po. Hindi sana dito na lang yung yan, gawa nung marami silang negosyong pinoprotektahan kaya nga po. Sana dito sila mag-focus, wag yung sa kaban ng bayan
Dito kayo mag-focus. Naghahangad na ano, wala pagkakataon na makakaupo. Atakin po natin sila, sir. Dito natin sila ipalingon, no. Uy, dito ko, dito kayo mag-focus, no. Para dito sila maano yung hindi sa kaban ng bayan, ano. Dito natin ipalingon yung ating mga politician diyan sa ating bansa. Pagandahin niyo yung Pilipinas at gumawa kayo ng ganyan, tatak Pinoy, no. Dito kayo kikita. Huwag yung sa ano, huwag yung kaban ng bayan yung kurakutin niyo, no. Mas malaki yung pera dito. Di ba, sir? Oh, di ba? Ito yung ano, maganda. Dapat dito kasi dito sa Japan yung mga ano po dito, ha, yung mga politician, karamihan po, ha, sa ano, sa mga negosyante kumukuha ng pangangampanya nila na yung pera dito kinukuha sa mga malalaking negosyante. Siya nga, yung malalaking business, negosyo. Oh. Gagastusin sa pangangampanya. Oh. Sa ating galing 'yon. Oh, eh, sa Pilipinas po, sa kaban ng bayan nga. Kaya nga ito yung ano, para dito sila mag-focus, oh. Ayun, tatak Pinoy. Aprubahan nyo at isulong nyo dito. Atakin nyo yung mga negosyante sa ibang bansa. Tapos dito nyo pagawin sa Pilipinas, ano? Para marami kayong makurakot dito. Ano? Tinignan ko na kanina yung ano, eh. Tinignan ko na sa balita kanina yung pagkakapasan ng tatak Pinoy na yan, eh. Oo, po. Kanya po. Lang, hindi ako masyadong naging ano, interesado dyan. Gawin. Oo. Sabi ko, ano kayo ng tatak Pinoy? Katapos wala nang masyadong paliwanag doon kung bakit nila pinasa yung ganung batas. Parang ano. Pagkakaalan ko, wala naman tayong masyadong tatakan para itatak natin ang Pinoy. Mayroon saging po. Saging. Meron. Grabe naman kayo. Saging. Sa agriculture industry, dahil nga sa nagkakaroon na yung, ng... Yung ini-export natin ano, saging, lalagyan natin ng tatak Pinoy. Pwede rin yun. Oo, pwede tatak Pinoy. Hindi naman. Processing and manufacturing pwede. From raw materials hanggang doon sa finish na ano. Kasi kung ipoprocess pa natin yun, mas maganda. Ang problema lang nga, wala tayo gano'ng mga processing plants and mga manufacturing na sa probinsya. Kasi pag dinadala yan sa medyo syudad or industrial area, mas nagtataas yung costing. Ang pinakamaganda nga dyan, kung ilalunch yan, magbibigay sila ng tax cut nga or tax ano. Oh, yun, ayun, tama, yun sa yung mga words. Local government kasi yung tax yung magiging charge. Hindi, yung local government kasi ang mag-aano niyan, eh. Magbibigay din na ano doon sa mga, kung magtatayo sila doon ng factory, doon sa lugar. Dapat malapit din doon sa mga ano, mga lugar na tinataniman, 'di ba? I-process nila para hindi na sasayang yung mga pagkain, kasi sa pagkakaalam ko, pag merong hindi ba, Sir Gis, mayroong mga balita yung mga nag-oversupply ng certain na food crops. Diba? Yung like yung kamatis. Hindi naman nag-oversupply na sinasabi mo, Bisprin. Hindi naman pang-export 'yun, eh. Pang-local lang 'yun, eh. Hindi. Kasi hindi pwede sa export 'yun. Oo. Pero kung magtatayo sila ng manufacturing doon at pwedeng yung, like for example, yung oversupply ng kamatis, pwede pa siya gawin yung mga tomato powder, tomato paste, tomato ketchup, tomato ano. Pwede po siyang gawin ano pa locally. Kasi yung mga gano'n na food, instead na ma-spoil, pakinabangan din siya. Pwede rin siya bilihin din ng government para po pwede rin siya ipamigay din doon sa tao. Lalo na pag may mga sakuna, may mga ano, yung mga natural calamities na kailangan ng food, ano, yung food supply, meron tayo local. Kahit yung mga nabubulok sa atin na mga, hindi ba meron din mga tinatapon na mga eggplants, na mga kung ano-ano tinatanim natin na oversupply, pwede siya i-process, eh. Hindi, kasi kapag wala nga nag-process sa processing. Best friend, halimbawa, kapag nung minsan na pabalita, na yung kamatis, pinagtapon na lang, hindi ba? Oo. Oo, ngayon, di ba may pabrika rin tayo ng paggawaan ng ketchup dito? Ketchup, yung tomat, yung ano, banana ketchup. Kanya lang. Ang paggawaan natin ng ketchup, hindi po din lumaban sa ibang, halimbawa, i-export natin. Hindi po din ilaban, eh.
Totoo yun, hindi mo nga siya po pwede ilaban kasi iba rin yung timpla natin dito. It's overly sweet para dun sa ibang mga tao. And yung ibang tao din, may local production din sila ng kamatis. Eh. Oversupply din sila nung iba, yung mga kamatis. Kasi pa karamihan ng first world, vertical gardening na ang ginagawa nila. Yung mga hydro ano na sila. Yung agriculture nila na pa vertical, isang warehouse lang, parang katubusan na ilang hektarya na ng lupa yun. Pero sila kasi masyado ng advance yung ano nila, ang prosesyo. Yung agri po yan, di ba? Pero ang ibig ko lang sabihin ko, gagawa nga ng manufacturing, processing, doon malapit sa mga lugar ng mga pataniman na sana suportahan din ng government bukod dyan sa Tatak Pinoy na yan. Yun ang isang kulang dyan. Kung magagawa sana nila yun, bukod doon sa warehouses. Yung mga magsasaka kung minsan, kinakapos sa puhunan. Sila na mismo bibili sana, sila na mag-process para sa huli din, pag may mga nangyayari ng mga sakuna nga, at saka yung mga relief goods, doon na nila kukunin. Hindi na sila bibili sa private companies. Kasi yung agri-business yan eh. Si Romaldi pa na yung pamimigay ng ayuda. Akala mo, maliit na agri-sector ha? Agri-sector yan eh. Napapansin ko lang po, ito na-observan ko ha. Kasi yung China, yung Vietnam, yung Japan, gumagawa sila ng economic zone. Tapos mumurahan nila doon yung tax, no? Meron sila, yung ba, 5 years, walang tax kayo. Kaya pupunta dyan yung mga negosyante, mahatak nila, no? Gagawa, merong... Di ba sinabi ko, nabanggit ko na minsan yan, ang kulang sa Pilipinas talaga ay zoning. Wala tayong zoning eh. Kasi maski saan na lang pwedeng itayo yung subdivision. Maski saan na lang pwedeng itayo yung pabrika. So, nagkalat sila. Kaya nga po, ayan no. So, mga ganyang law, dapat nga, kaya nga sinasabi ko, mayroon dapat dito, eh. Dyan nakapokus yung mga politisya natin eh. mayroon industrial village. Mayroon dito eh. Oo. Parang pero yata, ano siya eh. Industrial village. Puro ano, industry ang nandoon. Pero sa Pampanga, mayroon din sa Pampanga, di ba? Economic zone, panglaban. Kasi doon sa Vietnam, mayroon silang ano, iniyayaya nila yung ano, yung mga negosyante. Kagaya nyo sa negosyante sa Taiwan, yung gumagawa ng semiconductor, ay ano, gusto nilang hatakin, gumagawa sila doon specific na economic zone, no, doon sa Vietnam para mahatak bago tayo maghahatak ng mga ganyan ng mga investor. Kung nahirapan tayo maghatak ng investor kasi hindi mo naman sila mapapapayag talaga ng madalian. Ang pinakamadali dyan na solusyon is palakasin muna kung ano ang local industry natin currently. Alam mo, negosasyon lang yan, negosasyon. Kasi pag may magaling kang salesman, kahit ano mabibenta mo, kahit na EBS nga, mabibenta pa sa, sabi na ano namin eh, pag magaling yung salesman, ano, negosasyon lang yan, o kaya halimbawa, 10 years kayo, ilan magkano sa Vietnam, 5 years wala kayong tax, gagawin ko dito sa Pinas, 10 years kayo walang tax, sige pumunta kayo, ganun lang yun eh, negosasyon lang. Diga 5.5 years. Grabe ka naman. Ganun. Parang ganun yan kasi. Negosasyon yan. Ako 5.5 years. Hatakan naman yan eh. Yung Japan din nga. Yung Japan, nahatak nila yung ano. Yung ano nga tawag doon? Yung Foxconn ba yun? Yung ano yung gumagawa na yung ano doon sa ano? Sa Taiwan. Nahatak nila dito sa Ibaraki. Nakita ko sa news dito ah. Ngayon yung gobyerno mag-i-invest pa para mahatak sila dito nila gawin. Kasi delikado nga sa ano. Doon sa Taiwan, di ba? Baka sakupin sila ng China. So, mas safe sila doon. Taiwan o kaysa Amerika, di ba? Pati nga Amerika, naghahatakan sila ng mga negosyante. Hindi, ganun yung... Maraming industry dito ang merong... Gusto ko lang ipaano sa ating mga kababayan, sa ating mga politician, kung sino mang makapanood nito. Dito kayo mag-focus, ano... Diba? Ito yung sa ikaganda ng bansa natin. Kasi pag makakahatak tayo, trabaho ng mga Pilipino yan. Magkakaroon ng trabaho dyan.
Kagaya ng BPO. BPO ba yun, sis? BDO. BPO. Ah, BPO. Diba? Call center. O banko. Oo. Oh. Magkaroon tayo ng ganyan. Oh. Semiconductor. Oh. O kaya yung sa Apple. Diba? Diyan na gagawin yung MacBook Pro. Bago mo anuhin yung mga ganyan ng mga semiconductor. iPhone. Mag-concentrate nga sa local industry din. Oh. Sa kailangan palakasin din. Kasi may potential. Maraming potential dito. Yung coffee, yung chocolates. Yung oo nga, mananalo ka ba doon sa Australia, doon sa Brazil, pag agriculture, Australia, ang lawak ng shipping ano nila doon, ng lupain. Sa Pilipinas, isa sa ano, sa sa kape pa lang, ano, bakit yung kape tsaka ang problema ng Pilipinas nga, yung mga kabataan natin, ayaw na sa ano, ayaw na yung magtanim, may libro, di ba, may kantang. Sasakit yung likod mo, di ba? Isipin nyo yung future kasi. Yung future, ayaw nga ng mga kabataan na nagtatanim. O sila, ayaw magtanim. Meron, di ba? Oo. Hindi mo naman sa lahat ng tao na hindi mahilig sa agriculture. Yung mga ano natin, OFW, lalagyan natin yung tatak Pinoy. Oo. Tsaka ano, sir eh. Pag hindi industrialized kasi, hindi uunlad. Dapat, ngayon, nagpapaliksaan sila. Dito yung iPhone. Dito yung, di ba, yung mga, kung ano, mga ilang kasangkapan. Ilang iPhone? Mga kotse. Ka bibili ng kotse? Meron ng made in Vietnam na kotse. Yung Pilipinas, meron ba made in the Philippines? Wala, di ba? Meron. Kailangan ayusin muna yung kalye bago kotse. Kalisa. Ayusin muna yung traffic bago kotse. Oh, kasi ay. Magandang bibili ng kotse dito. Oh, ay bakit yung kasi alam nyo ba nandoon na sa market ng ano ng Amerika, nag-ano na sila sa stock market yung kumukuha sila, ano nga tawag dito, yung nanghahatak na sila ng mag-iimbest sa kotse ng ano ng made in Vietnam na kotse, electric car. Oh. Andoon na sila, 'di ba? Tayo sana tayo na po sa kangkungan na pupulot yung Pilipinas eh. Dapat dito nagpo-focus. Paano naman tayo magpapagawa ng mga sasakyan? Oh. Eh bakit nakagawa yung Vietnam, sir? Oh. Wala naman tayo paggawa ng bakal. Oh. Ngayon kasi pag may magagawa kang kotse dyan, hindi lang naman kotse, maraming parts yan eh. Maraming mga kumpanya na gagawa, na binubuo yung kotse, di ba? Maraming parts yan. So may mga kumpanya dyan, lulutang na ano local na made in the Philippines yun yung ano doon kasi kapares ng mga kapares ng Taiwan ilang Taiwan marami silang may minamanufacture ng mga electronics ng mga sasakyan electronics po sir. Actually, hindi yung pati spare parts ng sasakyan kapag ilaw mga ano marami silang spare parts para sa sasakyan yung mga manufacture. Yung drama ata yun sa computer, karamihan eh. Yung computer. Hindi, kasi sa pag bumibili ka ng, lalo pag mula spare parts na sasakyan, mayroon dyan made in Taiwan, made in ano, mga kumbaga sa ano, mahihinang klase, hindi ka parang yung original. Kaya nga sir, kasi ngayon, alam nyo po, yung papunta kung saan papunta yung future, lahat na electric, di ba? Lang electric kailangan niya ng semiconductor, 'di ba? Yung karamihan yung computer ngayon na AI, ganun na yung mundo. Kaya motherboard, yung Taiwan, 'di ba? Electronics lang 'yan. Kailangan lahat kahit sasakyan, eroplano, barko, lahat ng ano, kaya mayroong electronics eh. Ang problema kasi masyado tayo para nagagaya natin si Mao, nag-break tayo kagad. Unti-unti muna. Kaya nga sinay ko, palakasin muna yung agriculture sector bago tayo magkonte-konte from agriculture, manufacturing, and hindi, bago pa nga yan eh. Kasi bakit na kayong Taiwan? Dumaan ba dyan? Hindi, di ba diretso? Dati kasi ang Taiwan, nagkaroon sila from what I remember, doon pa nung GMA. May kinopia dyan sa GMA na project natin ng Taiwan na successful na one town. I think it's one town, one product, ano eh, yung ganun na ano, yung kada isang town niya, meron sila pinapasikat na isang produkto, ganun lang ang manufacture doon sa town na yung ganun. Kasi, yung vision nyo, tingnan nyo yung future, may vision ba kayo? Ano yung future, ano po pupuntahan? Dapat nandoon tayo, nabibision natin kung saan papunta na
yung future ano, kagaya ng Taiwan, di ba? Hindi rin naman nila alam na yung future, teka lang. Hindi naman nila na visionized na siguro na yung future is magiging kagaya niyan, lahat na semiconductor kailangan. Wala namang ganoon eh. Kaya lang doon yung na nag-umpisa yung Taiwan, pero yung future napunta na doon, kaya sila ngayon yung pinakaano. 80% ata ng semiconductor nung ginagawa sa Taiwan eh. Lahat ng yung sa Apple, di ba? Yung 3 nanometer yung MacBook Pro M3. M3 na ngayon, dito sa Pilipinas sumisikat na yung semiconductor eh. Ay, bigla na wala. Oh, kaya nga po, di ba? Hindi na walang nakakita sa future kasi merong vision kasi dapat yung ating mga nakaupo diyan na kung ano dapat iano. Wala lahat eh. Yung vision nila, yung pangsarili nila, di ba? Pangsariling interest lang. Wala yung sa bansa natin na ito yung gawin natin para sa future pag mapunta dito yung negosyo, eh makakaano tayo, malakas tayo, di ba? Yung ganun din yung Vietnam eh. Yan po dapat yung iniisip ng ating mga politisan. Wala akong makita. No? Puro lang ano, kanya-kanya silang interest, no? Ito po, di ba? Makakalikha ito ng trabaho sa Pilipinas. Dapat ito yung ating i-priority, i-push, no? Tapos gumawa tayo ng Tatak Pinoy, di ba, sir? Tatak Pinoy na. Wag na yung isabay, no? Hindi yung mag-ano ka kasi yung agriculture. Yun po yung aking opinion, ha. Agriculture, papalakasin mo muna. Tapos magsusunod din mo yung electronics or what, or semiconductor. Di huli ka na. Hindi naman sa huli ka na. Kasi habang naghahanap ka pa, nag-iipon ka pa ng lakas for that sector. Dahil kailangan para makaano ka ng sector na gano'n, magpapagawa pa yan ng mga malalaking planta, ano-ano pang ilalagay doon, electricity, kailangan niya magandang daanan, bago pa nila matasunod. Maliit kasi, sis, yung value ng agriculture, maliit, no? Hindi nagbo-boom yung bansa. Para lumaki. Imaginin mo magkano lang ang kape, tapos pagdating sa Starbucks, magkano na ang bili mo? Hindi nga yan sa bansa, no? Kasi naaano yung agriculture sa climate change, di ba? Kaya nga importante sa atin is food security muna. Baka matulad tayo kay Mao, nagko-concentrate masyado sa industriya tapos yung pagkailahan import. Dapat kasi i-combine yan. Combine. Tama, Sir G, i-combine mo. Ang problema, sir, kasi karamihan na ngayon ng mga kabataan ayaw na magtanim. Ikaw... Hindi ba dapat nandiyan yung technology? Kaya nga hindi mo na rin kailangan gaano ng maraming tao. Kaya nga kailangan pinaplano. Yung paglago ng sino ba yung marunong humawak ng kalabaw? Agriculture industry. Kaya mo ba mag... Mag-ano ka ng... Bakit? Kalabaw. Aaraling ko bakit? Yun yung problema nga eh. Kasi ano nyo muna, research nyo na yan, di ba? I-research. Mag-ano ng kalabaw, mag-ano yan, kung papasok ko sa agri, kung ganyan ang magiging field ko, ay nako, lahat yan, aaraling ko yan. Sino ba yung, isipin nyo ha, sino ba yung college graduate na gusto mag-alaga ng kalabaw nga? Ako! Tapos ako, Gusto kong magbungkal ng lupa, gusto kong mag-farm. Ikaw yun. Pero karamihan ng tao nga, karamihan ng kabataan natin nga, ayaw. Wala nang sasakahin. Ano? Walang ano? Ganun nga yung ano. Bakit ganun yung Pilipino? Ganun din dito sa Japan. Sa ibang bansa naman, pag kami lupain ka, pag nagsaka ka doon, yayaman ka eh. Binibili po kasi ng dito sa Japan, ha? Yung bigas binibili nila ng gobyerno. Na-observahan ko. Ano po, sir? Kami sa Iloilo. Oo. Dahil lalapan ng lupa ron. Kung bakit parang atrasado pa rin ang pamumuhay doon. Yun, di ba, sir? Hindi ko maintindihan, eh. Ayun. Kasi... Kung ikukumpara mo sa ibang bansa, pag sinabing farmers ka, mayaman ka. Kasi sinabing farmers kay mahirap kay.
Mm. Kaya sir, alam niyo po ba kasi yung kinaiba na ngayon halos sa Japan na yung sa pag-agri gumagamit sila ng technology, no? Hindi na yung kalabaw sa atin, di ba? Hindi, siya ngayon nakikita kung ano na rin eh. Gumagamit na rin. Kanya lang. Atrasado pa rin eh. Oh, kasi may traktora na rin. Oh. May harvester. Di ba? Mm. Oh. Eh, kikita ka ba? Eh, baka minus nga. Hindi pwede ni... minus. Oh, napaka ano, napaka atrasado pa rin. Kasi kami, pag... Gumagamit kami ng traktora. Gumagamit kami ng harvester. Hmm. Eh, pag binagyo nga sa atin, sir, di ilugi ka, di ba? Ang daming... Oh, yung bag... Nakakaroon lang ng problema kasi nga, yung maganda yung modern na style ng farming, kaso lang kailangan mo ng greenhouse. Eh, oh, meron na ta di... para sa ganun. Sir, my school of agriculture. Oh, pero hindi ako doon. Meron, actually, meron. Marami po na nagbibigay na libre pa nga na training para doon sa mga interested na individual na gusto pumasok sa, syempre, hindi naman 100% libre yun. Pero dyan sa Pinas. Siya, if you would take. Kung interested ka pumasok sa ganyan na linya na negosyo or mag-ano ka, pwede ka pumasok sa ganyan. Short courses, available din. Iba rin yung degree na papasok talaga sa school. Kasi yan lahat. Alam nyo po ba, hindi nyo rin naisip yung mga Pilipino, no? Isipin nyo po, pagpipiliin kayo, mag-abroad ka, OFW, or mag-araro ka. Saan kayo pipili? May marami yung mag-abroad. Yung iba, pag nakaipon, bumabalik, tapos yung iba, nagpa-farm. Mag-araro. Mag-araro ka. Ano po, sir? Hintayin mo kung pag-retire ko, mag-araro ako. Nangangarap mag-abroad para masinsila. Kaya nga po, di ba? Yan yung reality ngayon sa bansa natin. Yan yung reality. Yan ang dapat nating solusyonan kung bakit. Di ba? Kasi ako, kaparis ko na mayroon kaming palayan doon sa Iloilo. Diba? Gumagamit kami ng traktora, gumagamit kami ng harvester. Pero yung kita ron, hindi pa rin inaasahan. Ang inaasahan sa abroad pa rin. Di po ba, sir? Ayun yung reality. Kasi ang nangyayari dyan, baka kadalasan nagbumonocrop kayo. Ang uso kasi ngayon is ano na talaga. Yung multi-crop na hindi na yung traditional style tsaka kasi pinaplano sa po yan per ano ang ikot ng ano eh ano po sir? Mabagal ang ikot ng halimbawa nag-produce ka ng ganito parang mabagal bang umikot ang ng pera kasi nga kailangan pinag-aaralan mo yung crop na itatanim mo dito sa mga lupa mo tsaka ano yung pinaka-best na crop na itatanim doon sa pero, soil type. Sa madaling salita, lugi, 'di ba? Yun eh. Lugi. Alam mo kami, hindi naman namin inaasahan yung ano ba sabihin mo. Aasa kami doon sa pagsasaka ron sa Iloilo, hindi. Kaya nga po, 'di ba? Dito pa rin sa abroad, no. Dahil malaki kita eh. Cute daw yung kalabaw, sir. Sis, yun yung kalabaw. Pag araw-araw makikita yung kalabaw, susungayin ka nun pag nasobrahang ano, di ba? Pag mapagod, sir, di ba? Mapagod yung kalabaw. Hindi, doon sa amin din nagumagat ng kalabaw. Yung traktor na. Traktor. Kailangan pang pag-aralan yan, sir, di ba? Kailangan kumpanya na yung, hindi yung mga tao kasi dapat kumpanya na yung gumagawa, nag-ano ng agri-business, di ba? Sila na yung merong paseldohan. Maski yung pag-aani ng palay, yung harvester na nga-aani, paglabas, nakasako na. Nakasako na, di ba? Di po ba, sir? Kailangan na. Pagdaan ng harvester, dadaan yan. Paglabas na, nakasako na. Pulot ka na pulot, nakasako. Natatawa nga ako eh. Kako, ang lami-dami nyo, wala rin naman nangyayari dyan. Uuwi ako ng Iloilo. Po. Wala nangyayari. Ang ganda ng ano, di ba tapos? Kasi nga, lugi, di ba sir? Parang hindi ka kikita ng malaki. 3 hectare?
Mga ilang kasi, hektar yung inaano ninyo in Sasaka? Mayroon, Sir G. Tatlot kalahating hektarya. Tama, pasok pa rin. Eh, dapat kasi huwag kayo masyado nagtatanim ng rice. Konti lang yung inaalat for ngayon, rice. Ngayon nga, itong huling balita sa akin eh. Pinakita pa eh. Ang lapat na pinagtaniman ninyo ng Pakwan. Ah, Pakwan. Lugi pa rin yung Pakwan, sir? Lugi yan, kasi nagmonocrop nga kayo. Dapat init. Halo, dapat kasi magumulan. Pag bumagyo na, patay yung Pakwan. Ayun, patay. Pag bagyo, ayan yung risk ng bansa natin. May risk, di ba? Oh. Kasi nga hindi nga ganun yun. Kailangan nga kasi pinaplano nga kasi yun. Kaya nga nandiyan dyan yung mga agriculturists, nandiyan dyan sila, may makonsultant yan. Yung iba, pwede kayo magtanong doon sa Department of Agriculture. Meron naman sila doon matyaga lang kayo pupunta doon. Meron doon nag-a-advise. Libre naman nga, doon. Kahit ano advice nila, pag kayo nilipad at binaha na yung ano mo, ano yung... Hindi sa nilipad sa binaha yun. Mayroon pag dyan binatawag na... Nga. Ang kalaban kasi kuminsan panahon yun. Oh, kaya nga po, di ba? Ang climate change na ngayon, ang hirap. Kaya mahirap po yung food security, di ba? Yung dapat doon sa lugar na yun, kagaya yun, sa Australia, Amerika, di ba? Doon yung mura yung mais, yung ano nila, di ba? Yung crop nila, yung agri. May tatanong ako, bakit may ibang farm na 1 hectare lang ang kanilang farm, pero kumikita sila ng million? How do they do it? Paano yung Sir Gis? Sir Gis? Alin? Alin? Paano po yun? Ano yun? Kasi isang may know-how sila. Doon sa ginagawa nila, alam nila. Talagang mga sabi natin, mga geek na at saka mga nerd na level yung mga nagtatanim doon. Tapos, scientific base pa sila. Kaya sila kumikita. Kung aasa ka lang ha, doon sa mga crops na sinasabi ko yung traditional style na farming, walang mangyayari. Hindi, kasi sa amin, ang ano namin doon, wala kumukuha ng bultuhan eh. Ayun pa yung isa. Yung halimbawa, kung minsan nasisira doon sa bodega eh. Oh, yun sir, di ba? Yung distribution, di ba? Yun yung... Minsan kulang pa sa, pa sa bilad. Oh. Mabubulok na lang yun, kaya i-ano mo, di ba, mumurahan mo na yung benta. Yung mga watermelon, imagine nyo, Sir Gis, kung gagawin yung juice yan. Parang atrasado yung gagawin yung ano. Di ba? Kung gagastos kayo ng konti para magkaroon ng manufacturing ano dyan na para gawing juice yan, tapos makikipag-partner kayo sa DOST, yung Department of Science, para makagawa kasi sila ng... Kasi yung mga sinasabi mo, para na yan sa mga genius or mga anong mga tao. Genius level yan, maliit lang na bagay sa yan. Sa ating isipin mo, sa ordinaryo nating mga magsasaka, magagawa ba yan nila? Kasi mga ibang mga ordinary magsasaka, ang ginagawa nila, nagbibilad sila ng mga produkto. Hindi, ang kuna ko lang talaga. Kulang lang ang suporta ng gobyerno. Yun nga, isa pa yun. Kulang. Kasi, ang nangyayari doon sa mga, sa amin lang, kaya kung nasasabi na kulang ang suporta ng gobyerno, doon sa amin, kanya-kanya yung lakad eh. Paano po yun, sir? Basta kanya-kanya lang kayong lakad. Dapat meron umiikot dyan eh. Di ba may mga umiikot sa Department of Agriculture? Di ba meron dyan umiikot yung mga regional offices, yung mga tao doon. Tapos iikot dyan sa mga ano, tapos nagsasabi sila kung ano yung mga crops na dapat na itatanim, ganun. Di ba may mga ganyan? Wala ba? Hindi ba nakakarating sa inyo? Hindi pa. Kasi usually ganun, hindi kayo pumunta doon. Kayo pumunta para makakuha kayo ng ano yung hihi kayo ng basta tulong sila, ang ginagawa nila to. Man lang. Libre yun. Ang mga old pass yung way ba? Pero libre yun, Sir Gis. Pupunta kayo sa regional office kung saan yung nasasaklawan ng lupa ninyo. Ginagawa. Hindi, kung saan yung nasasaklawan ng lupa nyo, punta kayo doon at maghihi kayo ng ano, yung parang consultation lang. May pupunta doon, may titingin na ano naman kayo eh. Diba, nagsasaka naman yung nag-agriculture. Kaya makakaano yan, magpupunta yan doon, magbibigay sila ng ano nila, ng kanilang experience, yung ano nila, yung mga suggestion nila doon sa ano, yung pamisan, nagtitingin pa sila. Kung halimbawa, bata-bata pa ako, akong mag-aasikaso doon eh.
Yun nga, yun nga, sir. Ito, diba? Ko lang na gano'n. Oh. Ito, sayang. Oh. Yung mga kabataan natin, gusto nila sa ibang bansa magtrabaho. Yung bata-bata pa ako, ako mag-asikaso. May pera nga sa agriculture, sayang. Hindi lang nakikita ng mga kabataan. Like, for example, yung pili. Yung pili, sino magtatrabaho? Yung ayan nga, si Sergis, no, 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 diba? No. Let me speak first muna. Yung pili ng mga plantation, hindi nila nakikita na yung pili nuts, yung bukod sa high value crop ang pili, yung mga shell niya, ine-extract yun, ginagawa yung oil, hinahalo yun sa mga mga cosmetics, mga perfume, mga ano. Oh. Sino kaya nga magtatrabaho? Eh, matanda na nga si Sergis at yung anak niya, di ba, sir, nasa OFW. Yung sinabi yung sabi ko, may pera sa agriculture. Hindi lang nila nakikita yung potential pa. Hindi umakasa yan dito sa, ano, sa pagsasaka. Di ba? Isang sakaya niya lang doon sa, ano, sobra-sobra kikita niya. Oo, kaya nga. Ayun yung problema nga, eh, kasi sino? Sa Japan din nga, sir, dito. Umuwi pa nga, para lang, ano, para lang ano yung lupa nila. Kasi kung alam mo talaga kung paano anuhin yung lupa na yan, nandiyan na yan. Kasi, oo nga. Yung reality, tingnan mo, sis. Diba? May yung reality. Ganyan nga. Dito rin sa Japan. Eh, ganun. Oo, wala. Matatanda na lang yung nasa agribusiness. Wala silang kasunod. Yun yung problema nila. Yung gusto nila puro white collar. Ayaw nila nung nadudubihan yung mga kamay. Oo. Ayaw nung mga bumibilad sa araw. Kailangan matatanda. Oo, ayaw nila. Pero, hindi sir Japan din ganun. Mas gusto nila maging empleyado yung maging sa gobyerno, kagaya sa atin. Ako, magmukha talaga akong taong grasa pag ako na ano sa lupa. Gusto nila magtrabaho sa gobyerno. Kasi madali nga, di ba? Eh, bakit? Kahit diba? May pera ka, wala naman pag... Kung may pera ka, darating ang panahon na may pera ka, may pambili ka, pero wala naman ikaw mabibili na pagkain. Kasi na-obserbahan ko ngayon at parang naano ko rin, napapansin ko, ay matalino talaga yung mga Pilipino kasi gusto nila doon talaga sa gobyerno. Maano yung pera doon. Mabilis. Tapos hindi ka na maghihirap. Di ba, sir? Pinaka magandang trabaho, di ba, yung sa gobyerno. Sino ba nagsabi nun? Di ba? Si anak ni Marco. Si Sandro ba yung nagsabi? Yung pinakamagandang wala trabaho. Wala daw pinakamagandang, tawag nito, kurso. Ang politika. Politika, di ba? Madali ka kumita ng pera. Madali kumita. Chemical engineer ka. Hindi ka na maghirap. Politika. Hindi ka naghihirap. Kaya sila wala ng balak na kumuha ng degree. Sisikat ka pa. Di ba? Diba? Yung ano, wala degree. Pati siya, wala na rin degree. Hindi na kailangan. yun yung ano. Ay, nako. Ito kasi, sir, yung reality, diba? Pero sana, magkaroon tayo. Kasi ikaw nga naman, sir, diba? Yung mga nasa factory, nakaupo lang, diba? Nag-check lang ng semiconductor. Kaysa ba na mag-araro ka doon ng kalabaw? Diba, doon ko na rin sa factory, mag-check ka na lang ng semiconductor, mas maganda. Hindi. Sabi na may pera, mas may pera ang agriculture. Kung makabago na rin naman ngayon eh. Wala nang kalabaw ngayon. Wala nang kalabaw. Ano na pala ngayon? Atrasado pa ng sistema. Daw ano sinasabi ko nga sa'yo, kulang sa suporta ng gobyerno. Yun yung ano natin. Agriculture natin. Kailangan kasi inire-research nga yung mga tinatanim educate. At saka yung mga bagay na dapat bagay sa lupa at saka yung weather kasi napo-forecast naman yung weather pero just in case na ganito, napaka-ganitong sasabihin nila El Nino, magsasuggest na sila ng crops na tolerance sa mga drought. Ganun na nangyayari. Kaya kailangan, as a farmer, kung nasa agriculture sector ka, dapat balance na rin ang tinatanim mo. Hindi na uso monocropping. Isang ektarya ganito, itatanim natin, ha? Isang ektarya ganito. Hindi na uso yan ngayon. Sa isang ektarya, halo-halo na yan. Meron na siyang fruit-bearing tree. Tapos meron na siyang yung parang nakahalera na apat na crops na iba-ibang klase yan. Tapos usually, dapat 1 month lang yung ibang crops doon. Hindi siya yung pang matagalan na kagaya niyan. Mga tatanim ka isang buong
ano, puro corn. 3 months ang corn. Yung mga ganon, yung iba, 1 month lang, dapat maiani na nila. Kaya, kailangan, marunong dumiskarte din yung farmer, kumbaga, eh, pinaplano ng maigi yung tinatanim. Hindi yung kasi, ano, sabay sa uso, yung nakagawian na ganito dapat ang tinatanim. Hindi na ganun ang style ngayon. Paminsan, yung ibang farm, hinahaluan na rin kasi, yung mga high-value. Pa ng karamihan na magsasaka sa probinsya, sinusundan nila yung old fashion ba? Hindi na uso yung ngayon old fashion kasi hindi ka nasasabay sa panahon, di ba? At saka yung uso ngayon, hinahaluan na nila ng mga, yun, mga halaman ka. Hindi kaya yung mga ano ornamental plants, nagtatanim sila kasi yung ornamental plants. So, hindi ka na magtatanim ng palay. Hindi, wala nang pag-asa yung sinabi ni Marcos palay, na pero, maging 20 pesos yung bigas. Kasi, may mas mababa pang presyo yung binibigay yung si ano, kay Marcos 20, di ba? Pag ganyan, puro wala nang palay. Isang kilo eh. Hindi. Di ba nakita yun? Puro yan na lang yung tatanim sa bansa natin. Hindi gano'n, pinaplano yung pagtanim ng mga crops mo nga. Magtatanim ka rin ng palay, pero pinaplano yon. Also, nauuso na rin yung pagbalik ng mga ancient seed or ancient grains. Yun yung mga traditional na mga grain na ha, hindi siya commercial grains na preferred. Kasi mas tolerant nga siya sa weather, tapos sa mga pests, at saka sa mga kung ano, mga sakit. Mayroon silang binhi na panlaban sa lalo sa hindi siya mga GMO, hindi siya commercializer. Siya yung mga traditional na ano natin, na mga grains, yung mga dati na meron tayo rito. May dati may nagsabing Bombay na professor, yung PhD siya sa mga agriculture, gano'n. Okay daw ang okra, na strain pa sa Pilipinas, yung variety ng Philippines na okra, kasi hindi pa daw siya yung klase ng okra na parang mga ano na hybrid na. Mas okay daw yung okra ng Pilipinas. So, oh, yung tanim kong okra nga ngayon may sakit bismen eh. Ang style kasi diyan na hindi na natin acquire. Hindi, ang style kasi natin na hindi na natin na-acquire yung mga gawain noon. Kaya nagiging ano siya, yung pag-preserve ng mga heirloom na mga seeds. Yung mga buto-buto na tanim mo ngayon na mga nagkasakit, nakasurvive, yun yung tinatabi mo, yun ang itatanim mo uli ngayon sa susunod na planting season. Pero ang nagiging kinagawian ng mga farmer, hindi na sila nagtatanim ng buto, bumibili na lang sila parati. Kaya, oo nga, hindi kasi mahirap din ganun. Mahirap kasi ibalik yung buto eh. Nag-iiba oo na yung tubo. Ito lang po yung naano ko sa mga ipinag-uusapan nyo po, no? Ang problema nga, yung bottom line dyan, kasi paano nga pag hindi ka kikita, kahit maganda, kung mura, 'di ba? Pag hindi ka kikita pag business, wala ring mangyayari. Ang mga farmer nagkakaroon na ng problema sa ating is mga middleman nga. 'Yun ang pinaka mas kumikita sa huli kasi binabarat nila yung mga farmer natin. Ang pinaka maganda nga diyan, meron yung farm to market na diretso. Government na ang mag-step up diyan para sila na ang kukuha. Kung meron man sila kukuha, yung pinaka minimal na lang ang kita na parang yung pan-transport or sa subsidize na lang rin nila pati yung ultimo yung transportation papunta sa mga market. Kaya nalulugi ang farmer dahil sa middleman eh. So, Pilipinas pala, agribusiness na lang tayo. Wala na yung tatak Pinoy. Parang ganun. Bakit? Yung mga produkto ba ng mga... Agribusiness na lang yung Pilipinas? No. Yung processed food, ng mga manufactured na products ng ano, hindi ba siya considered as tatak Pinoy? So, hindi na tayo magkakaroon ng kotse made in the Philippines. Yun na lang. Magkakaroon pa rin yan. Kaso lang, una ang pinag-usapan lang namin agriculture kasi yan yung existing agriculture na dapat ngayon na nandyan na, na madali na, na itutweak mo na lang yan in just few months, running na yan, nag-ano na, parang naging Hulk na siya. Eh, samantalang yung sinasabi mo na papasok pa na investor, magpapatayo pa yan ng mga factory dyan. Tapos yung kung saan nila ilalagay, kung maghahanap pa sila ng kuryente, kung ka. Edi abot pa ng ilang, ano yan, half a year hanggang 1 year bago yung bago nila maayos yung mga, ano nila, yung mga ganyan na negosyo paggagawa ng mga electric car, mga ganyan. Isipin mo, Sisa,
Makaka-produce ba yan ng maraming trabaho sa mga Pilipino, yung agribusiness, o kaya yung makahatak tayo ng malalaking kumpanya sa mundo kagaya ng Vietnam? Saan yung makaka-produce ng trabaho sa ating bansa ng marami? Makaka-produce naman siya, pero ang ano dyan, at least wala namang gaano magugutom. Kung marami kang pagkain, mababa ang costing ng pagkain. Di ba sa'yo lahat, ay, happy lahat? Pero kasi napapansin ko yung mga bansa na nagpo-focus sa agri hindi umuunlad, hindi nag-aano ng pag yung ito yung Japan, yung nag-industrialize na yan, diyan sila nag-focus, mabilis umunlad yung bansa nila, no? Yun lang. Kaya katak Pinoy is okay na para sa akin. Ang difference lang, ang pinaka-importante muna sa ngayon is food security, kasi puro import nga ang pagkain. Pag na-secure na nila yung, pwede naman sabay-sabay yan, pero tutukan muna nila ang food security ngayong panahon, kasi puro import tayo eh. Narinig ko yung boses ko. Sige, narinig ko po yung boses ko. Sige, nakikinig lang. Pero itong... Tika, saan ba ito si Banjo? Hindi. Si Sismayam yan, po, sir. Sir Gis. Si Sismayam pala. Sismayam yan. Ano ba kayo dalawa? Kaya pala ano siya? Ibon. Basta may ibon, Sismayam yun, sir. Si Mayam ba ito? Si Banjo? Kailangan daw, kailangan ba nila ng traders? Di ba? Kasi yun sa ano, pag sa market ngayon mabilis yung ano yung actually, pera. Actually, kilala kami sa farm. Ano siya, yung sa mga retail dito sa Metro Manila, lumipat siya sa farming. Mas malaki pa kinita niya sa farming. direct to market naman kasi siya. Siya yung tipong farmer na from farm direct to market, nagbabaksak na siya ng bultuhan diretso doon sa palengke. Hindi na siya yung nag-aano pa ng hindi naman po pwede yun. Yung mga parang sa makipag-ano sa restaurant, hindi po pwede. Actually, pwede po, Sir Gis. Depende kung ano yung capability ng farmer na yun. Halimbawa, isang bulto bibili ng restaurant. Halimbawa, yung... Meron po. Kung malaki po yung restaurant chain ng, yun. Pagpalagay mo, produkto mo, talong. Ilang tsako ng talong ang bibili ng restaurant ba yun? Kung marami ka naman kasi babaksakan na restaurant eh. Hindi lang naman isang restaurant 'yun eh. Kaya nga may traders. Gawa ng matrabaho para sa isang farmer na mag-distribute sa restaurant. Kaya nga pa sir, di ba? Trabaho talaga nila 'yun. Kung kunwari yung farmer may limang anak o yung isa ta bahala sa marketing at saka sa pagbenta. Yung iso bahala. Para negosyo din. Sa bukid na nila eh. Ang pinakamadali, mag-OFW na lang mga Pilipino. Para, di ba? May patanima kami ng ano, ng mangga. Di ba? Oo, sir. Ngayon, yung isang puno ng mangga, pinipili na yan kaagad ng isang negosyante. Trader, oo, alam ko. Pero kung tapos marami ka puno ng mangga, Sir Gis, dederecho ka na doon sa nagmamanufacture ng mga kung ano-ano. Or kayo na lang mismo. Yeah, hanggang sa pag-harvest, kanila na yun. Alam mo, bibili sa iyo ng ilang libo. O ito, chismil sa isang puno. O bahala na sila mag-alaga ng puno na yun. Ay, ganun ba? Oo. Ganun din sa amin. Kaya pala, sila na mag-aasikaso. Hindi na kalaki ang kita. Pero laborers nga kasi, kailangan meron naka-ano doon kung gusto nyo talagang kasi, ano, tutok, patutok. Paano sila, kung kaya maganda ganung sistema, gawa nung alagang-alaga yung puno ng mangga. Para siyempre, ako man itong bumili niyan, gusto kong kumita ng gusto, di ba? So alagaan ko ng gusto ngayon niyan para magaganda bunga. Ganun pala ang sistema dyan. Ganun sistema. Kaya dito sa amin, ina-apply ko rin dito sa isang puno kong mangga. Pakyaw lang yan. Pakyaw na sistema lang yan. Kunwari sabi niya, pakyawin ko yan lahat ganito. Binibili yun. Ganyan, pakyaw lang. Pero kung ikaw, kung gagawin mong shake yung mga mangga mo, mas malaki kikitain mo.
Gawa ka ng shake stand. Mm. Kasi ito, ito na yung ano, ayan no, Tatak Pinoy. Kasi pagka utak negosyante ka, lahat ng ano raw material gawin mo ng ano, finished product, ganun lang yun. Ayan, ayan po ko sir, oh, 'di ba? Basahin kaya natin 'to. Ano 'to yung OK's ano? Ano 'yan? Chocolate 'yan eh. Cacao beans 'yan, oh. Ano? Cacao beans. Yan, 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 yan. Yung Tatak Pinoy mo, yan, yan, yan. Cacao beans 'yan. Bagal ng Google, wag na. Delikado. Tapos sasabihin mo Tatak Pinoy yan, yan naka-picture diyan, agriculture din 'yan. Oo nga, Tatak Pinoy nga rin 'yan, yan yung Tatak Pinoy Bill. Oh, ah, yan oh, priority daw ni PBBM yung Tatak Pinoy. Oh, eh pwede rin agree, di ba? Oh, pero mas picture, eh, mas tapos kape ano diyan chocolate na diyan. Ano? Oh, eh pwede mo ring ano, yung pinakamabilis nga gumawa na lang ng Eco Zone diyan o kaya mag OFW mga Pilipino para kumita, di ba? Pero eh, pag gusto mo diyan talaga yung trabaho mo sa Pilipinas, at maiuwi na, maibalik na yung mga OFW natin, di ba? Na na-appear naman sa ibang bansa, eh dapat gumawa na lang tayo diyan ng trabaho sa Pilipinas. Ayan yung daan, yung Tatak Pinoy. Yan yun. Made in the Philippines, no? Yan yung aking nasa puso para hindi na tayo nag-produce ng maraming OFW na OFW sa na mahiwalay sa mga pamilya nila, di ba? Pag mabilis nga kumita, di ba, sir? Kaya lang hiwalay ka sa pamilya mo. Oh, eh kung nandiyan na lang siya, nandiyan din na... mangilan-ilan na Pilipinong ganyan ang ang mindset, eh, yung gusto nila ay kasama na 'yung pamilya nila. Oh, kaya nga po sir, eh, mas maganda po 'yun, di ba? Ay eh, halimbawa, meron diyang ano, kumpanya na malaki, di ba? At siya na lang mag-drive ng barko, di ba, sir? At least yung makakauwi siya ng ano, ng lingguhan, hindi taunan, di ba? Yung nakakasama mo yung pamilya mo, iba talaga 'yun. Eh, kasi pag OFW na lang tayo, puro na lang OFW, at least yung magkakawatak-watak yung pamilya, di masakit po 'yun, di ba? Hindi mo alam. Kaya nga hindi sa Pilipinas, maraming broken family. Oh, kaya nga po, di ba? Oh, ayan. Dahil diyan sa pag-abroad. Pag-OFW po, di ba? Maraming broken family. Tapos yung mga bata, masaklap. Yung ibibigyan ng proper guidance. Oh, kaya nga. Oh, na ano sa droga. Dahil yung mga bata. Tapos pagpapatayin niya ni Duterte, di ba? Tatay eh. Oh. O kaya yung nanay eh. Oh. Alaga na o kaya binata na. Diba? So, kaya nga po. Pag-ano, parang nami-miss nila yung ganung iba yung magkakasama kayo eh. Oo, kaya nga po. Yung nag-OFW kasi wala diyan trabaho sa ating bansa. No, kahit may trabaho, mura yung sweldo. Oo. Kaya nga, sinasabi ko na sa iyo, yung Pilipino ngayon dito, ang Pilipino ngayon, wala pinapangarap, di makapag-abroad. Oo, yun nga sir, di ba? Kahit mag-agree ka kasi diyan eh mura. Kung yung trabaho mo doon sa ibang bansa para gawing world class din ang produkto mo. Isabay na 'yan. Pero yung dapat eh ito nga tama naman tong si Marcos eh. Ayun eh. Priority niya raw yung Tatak Pinoy. Dapat yung ano no, industrialized. 'Yun, tama to si ano. Meron nga pala pwedeng may tatak na in the Philippines yung dried mangoes. Yun din. Gawa yan dito sa Pilipinas. Eh. Yung dried mangoes, yung tapos yung nung isang araw sir, may narinig ako yung beer daw, may paligsahan sa ano, sa Asia na beer. Yung diyan daw na ginagawang beer sa Quezon City, yung made in the Philippines yung nagwagi. Yun yung nabalitaan ko, dapat ganun yung inaanuhan, diba, sinusuportahan ng ating bansa. Beer. Hindi ba food industry yan? Bino brew daw na yan. Bino brew nga yan. Pero under food industry yan, nasa ano din yan, susunod sa agri. Dahil nasa mangoes niya, yung hinahanap ng mga tiga-ibang bansa yan talaga eh. Akala nga nila nilalagyan ng asukal yung Philippine dried mangoes. Pero all natural yan, walang asukal.
Gulat sila, kala nila nilalagyan natin ng asukal yung dried mangoes. Mm. Pero lalo ano kaya yung... Lalo na yung mangga sa Sikior. Masarap talaga. Oh, sir, may iba po tayo. Ano kaya yung ano, yung 'di ba marami tayong OFW sa buong mundo? Ano kaya yung uri ng trabaho na ginagawa nila ng trabaho nila, 'di ba? Yun yung gusto kong malaman. Yung iba mga caregiver. Karamihan wala yung mga engineer o kaya factory workers. Domestic helper. Lang na percentage ang engineer, pero mga ibang factory worker marami-rami. Oh, factory workers. Eh kung yung mga factory na yun, dyan na lang dalhin sa Pilipinas, di ba? Tatak Pinoy. Kasi kalabang mo, engineer, Bombay, tsaka yung Chek eh. Ah, yun ba yun? Kami dito, pa sa Bombay ng engineer. Bombay. Magagaling pa sa mat yun. Hindi, pero... Mayroon tayo mga engineer sa ibang bansa. Hmm. Pero ano yung, halimbawa, yung mga factory workers, di ba? Doon sa Taiwan, marami din Pilipino doon eh. Sa factory, di ba? Doon nagtatrabaho. Ay, kung dyan na lang atake nila yung factory ng ano na yun. Dyan wala sa, man tayo factory rito eh. Atake na sa eco zone, economic zone. Wala tayong sapat na factory rito. Umaabot pa ang mga sapatos natin sa Europe noon. Eh, bakit na yun parang namatay na yung industry ng sapatos sa Marikina? Oo nga, no, sa Marikina. Ano nangyari na nga pala? Pinatayan ng mga Chinese na, pumapasok na chip na mga sapatos. Yung mga trolley. Mga paggawaan sa Marikina sapatos, medyo palubog na rin yun. Pinatayan nga ng mga Chinese na mga sapatos na pumapasok dito, ng mga imitation, at saka yung mga cheap na shoes na galing China na trolley, mga madaling masisira. Dapat palakasin nila yung shoe industry ng Marikina. Tapos naglipat na nga yung iba, wala na sa Marikina, yung iba nasa Rizal na ata yung iba mga nagagawa ng sapatos eh. Tapos saka yung iba yung Marikina made shoes. Para sa akin yung ano po, 'di ba yung sa Danau, yung paggawaan ng baril natin, 'di ba yung sa Danau? Isa pa yon. Dapat kasi yun, sinuportahan ng gobyerno yun. Gobyerno para ma-improve. Yung arms core, yung baril na arms core, alam niya po yung Pilipinas na yun. Dapat suportahan yung Danau, no? Doon paggawaan yun eh. Paggawaan ng mga baril made in the Philippines. Tayo gumawa ng baril doon. Sayang. Magpapatak muna ng ibang brand. Dapat sinusuportahan yung ating industriya, no? Ayan yung Tatak Pinoy, tama to, sir. Para sa akin. Ang gobyerno ng Pilipinas ay may kasalanan eh. Lahat naman ng gobyerno, 'di ba? Ito yung dapat tinutukan natin yung na imported. Dapat ipigilan nila 'yung pagpasok na imported, itaasan nila 'yung taxes ng imported goods para 'yung mga tao local ang bilhin. Kaya nga chain reaction 'yan eh, kasi imaginein mo 'yung mga nauso 'yung mga throwaway na mga gamit bukod sa hindi nga, di ba, cheap, tapos madali masira yung galing sa China. Tapos, dagdag na basura. Tapos, yung mga dating repair shop, mga trabaho din yan eh, doon sa mga ibang tao, na wala na. Dati, uso yung mga repair shop eh, ngayon para kukunti na lang. Diyan dapat pinuprotektahan ng atin. Kasi pag walang ginagawa sa Pilipinas, walang made in the Philippines, walang trabaho. Ano yung gagawin ng mga Pilipino dyan? Di ba? Yung BPO. Yung paggawaan ng factory ng mga baby. Paggawaan ng bata na lang. Pang OFW. Para maging OFW. Ganun na yung nangyari sa bansa natin eh. Paggawaan ng bata, tapos magiging OFW. Yun na lang. Pinoproduce natin, di ba, sir? Maraming bata dyan. Maraming bata. Marami anak ng anak na lang, di ba? Sarili ng train. Maraming bata dyan sa release ng train. Pero tayo yung pinakamabata, marami yung average ng bata sa buong Asia, di ba? Di ba, sis?
Hindi, tatlo lang tayo sa Southeast Asia. Ang pinakabata sa atin is Timor. Kasi nga na makakagawa lang yung... Ay, huwag mo na isali yun. Ang itlit ng bansa yun. Yes, yung kaka... Southeast Asia, pinag-usapan eh. Tapos tayo mga nasa median age natin na 27, ganyan. Ilan nga yung Japan? 48 years old. Halos magsi-50. 47, 48. Sergis, ganun na po katanda yung mga tao dito sa Japan. Ha? Ang tatanda na nila na wala nang pag-asa. Pero kasi yung 48 years old yung average. Ayaw na po. Hindi, ang ibig sabihin nun, yung median age, Sergis, yung sa dami ng ano, yung sa population mo yung nakabase kung gano'ng karami yung bata. Kasi yung average age ng mga tao. So, pag ikaw lalakad ka sa kalye, lalo na dito sa atin, marami ka pa makikita ng mga nasa 20s. Pababa. Sa kanila, pag maglakad ka sa kalye, mas marami ka makikita ng matanda. Kaya nga. Puro masama. Saan naman yung lugar yun, mayroon ganun din yung problema. South Korea din ata, di ba? Konti na lang yung... South Korea, mas malala sila kumpara sa, ano, sa Japan. Ganun po, sir. Pag, sa lahat ng ano, first world halos, may problema sila sa age ng population nila, matataas na. Kasi ano pag matatanda... In 10 years time, kasi makawalan na yung workforce. Ayaw na nila magsipag-asawa dahil mas expensive daw ang mag-asawa kaysa, kaysa single ka eh. Pag single ka raw, yung... walang masyadong gastos eh. Pero pag may asawa ka, magastos. Saka may babe, may anak pa na yan. Kaya habang yung bansa is umuunlad, kumukunti na yung birth, ano, yun ata yung ano. Kumukunti ang population. Yun yung... Kasi yung ano. Ordinary na maglibang sarili nila. Kaya nga po, ano. Tapos hindi na sila asa sa lalaki. Di ba? Hindi na asa sa lalaki. Kaya nilang pakainin sarili nila. Oh, problema lang yung lalaki, di ba? Kaya mga bago na ngayon eh. Yun yung kaya dapat mabisyo. Kaya kagira ng babae, wala pang gastos. Kaya nga. Kanya nga, pagdating ng panahon, magkutumanda na siya. Walang mag-aalaga sa kanya. Yun nga lang, sir. Yun yung problema. Kaya yung iba dyan, magpapasok na lang ito sa home 48. Habang ganyan, halimbawa, ganun ang mindset nila. Naglalagak na ng for security na sa darating na pagdating nila sa takdang panahon na hindi na sila pwedeng kumilos. Mayroon na silang tatakbuhan. Yung sa gobyerno nga, sir, yung security na nila. Sa Japan ni papasok ka na lang sa Rojin Home yung tawag, sir, yung home ano ba yun, sis? For the aged. Yun. Papasok ka na lang. Kawawa yung mga matatanda dito. Kaya iba talaga iba yung... Iba talaga ang mag-asikasi sa'yo, pamilya mo. Kaya nga po eh. Iba yung... Kaya yung haasa ka sa mga ganyan. Ako, kawawa ka doon. Kaya nga po. Sana, pero pag aunlad yung Pilipinas, ganun din yung pupuntaan nun, sir. Pero hindi eh. Mga Pilipino kasi mapagmahal, di ba, sir? Sobrang mapagmahal yung mga... Lalo yung mga Pilipino, iba mag-alaga sa pamilya eh. Kayo nga, iba yun. Ang bata kasi sa Pilipino, ang bata ng mga Pilipino, masyado nila pinapamper. Kaya nga po, di ba? Tapos malalambing yan sa asawa, kaya yun, maraming anak, di ba? Kaya malambing. Ito lang ang ano mo, Gerber, ito lang ang ano mo. Ang pamilya ko, yung apo ko, yung dalawang apong lalaki. Opo. Ayong panganay eh, 17 years old na yun eh. Yung apong 9 years old. Po. Ba hindi andun pa rin sa kwarto ng mami nila, daddy, ayaw umalis. Ayaw po. Sama-sama pa rin sila doon. Ganyan yung ating culture po natin yun, sir. Culture po natin yan, sir. Lamping ang mga bata. Yun yung kinakaiba. Pag-alaga ng Pilipino eh. Iba. Yun yung iba sa atin, ano? Kaya nga, masyado na pinapamper. Kaya, ano nga. Ayan, kagaya ni Sandro, di ba? Diyan pa rin siya sa tatay niya, di ba, sir? Parang ganun.
iba yung ano natin. Oh, eh, parang eh, ano parang ano kasi sir. Hanggang sa katapusan, magsama-sama. Eh. Oh, yun yung ano, yun yung culture ng Pilipinas. Yung culture ng Pilipino. Oh, yun. Iba, pero sana nga po sir, ano, mapaunlad natin yung bansa natin. Ito, magkaroon ng maraming trabaho dyan. Para hindi na nagkakawatak-watak yung mabawasan na yung OFWs. Sana, ganito ang magandang kung sakasakaling mag, ano, magbago na yung pag-iisip ni Marcos. Di ba? Yung halimbawa, magpo-focus na siya para umunlad ng Pilipinas. Oo. Oh. Papasukin yung ICC. Oh, yun lang eh. Para mawala na yung problema ng Pilipinas, papasukin yung ICC, tapos, diba? Yun lang yung sir. Dahil ako kung sakasakaling dumiretso na yung pag-iisip ni Marcos sa pag-uunlad ng Pilipinas. Opo. Sasaludo ako sa kanya. Oh, eh, yun nga lang hinihintayin natin, ipapasukin yung ICC. Maraming makukuha niya yung kalooban ng mga Pilipino. Oh, sila, yun lang yun, ICC na lang hinihintay. Oras na pinapasok ng ICC. Oh. Marami talaga magiging ano niya, bibilid na sa kanya. Oh, yung kaya nga po, di ba? Yung mga dating makabila, sasali na sa kanya. Oh, pati tayo, di ba? Oh, yun na lang hinihintay natin, ICC, di ba, sir? Ay, para yun na lang. Sana mapaalam ni Marcos, di ba? Oh, mag-convert na kagad si best friend. BBM na siya. BBM na siya pag papasukin yung ICC. Ako wala akong wala nang ako ibang hinahangad eh. Oh. Mapabuti tayo, mapabuti tayo. Oh, tama po kayo, sir. Maging sino ang upo diyan? Maging sino ang ano? Maging sino? Basta ang ano nila ayusin ang takbo ng gobyerno. Hindi puro nakawan, puro patayan, puro. Oh. 'Yun lang po 'yun eh. 'Di ba, sir? No. Sawa na tayo sa mga ayusin niyo lang kahit sino. Wala kaming pakialam sa basta ayusin niyo lang yung Pilipinas, yung ating bansa. At sa future ng ating bansa. Ng ating bansa. Oh, 'yun lang po 'yun. Maging sino pa siya? Oh, kaya nga po. Maging wala si Romaldis man yan. Oh. Maging si Marcos man yan. Oh. O maging si Duterte man yan. Kung didiretso na rin pag-iisip niya, di ba? Ay, hindi sir. Ano na yun? Hindi na siguro. Ayaw mo talaga doon. Hindi na talaga magbabago yan. hindi. Nakikita. Oh, parang ano na eh. Kailangan yung Pandora box na yun. Takpan na natin sir. Ano? Ay, talaga ano na siya. No? Oh. Sa bagay ako, mahirap na lang magbago talaga yun. Oh. Hindi na kasi ayan tingnan niyo na isa nag para sinisira nila sir, sila yung sumira sa Pilipinas no, yung mga Duterte di ba sinira tapos sa parang Pilipinas yun. Parang pinahina nila yung anong Pilipinas no. Napansin ko kasi sinusunod nila yung kagustuhan ng China, yung Pilipinas eh parang pinapahina no, parang ayan, yung sa train station na yan, di ba? Yung train, di ba? Kasi, dapat meron na tayong ano. Nang China talaga humina ang Pilipinas, para madali nila tayong masakop. Yun nga, yung ano siguro. Kung hindi napigil yun, meron na siguro tayong train station. Tayo na tatlo eh. Yung ano. Nain pa po tayo kaya, dito, sir. Pero... pero ano po sir? Bukas na lang. Bukas uli. Ayos is best friend. Baka bukas. Maya. Sir Keith. Kinukumpida ko kasi yung apo ko eh. Na minsan pumasok dito. Opo. Kasi kanina, nung nandun kami kay ano, kay Action Man, pumasok siya eh. Kaya tumatua si Action Man eh. Bakit? Kumakyat doon kay Action Man. Baka bukas. Okay po, sir. Mamarito sa atin. Ilan taon na po siya? 17? 17. Okay yun. Sana meron din dito itong pumasok sa ating mas bata. Yung kanya bata lang. Din. Tingnan natin kung ano ang magiging
reaction sa mga matatandang kasama niya. Oo, kaya nga. Ayan yung future natin, sir. Yung kabataan natin yung future ng Pilipinas. Ano? Yan. Dapat na alam nila yung ganito. Pinaglalaban natin sa para sa kanila. No? Kinubukasan nila, di ba, sir? Kasi yung, kanina doon kay Action Man, nakinig siya eh. Natatawa para sa kanila to. Ano naman ang feedback ng apo mo kay Action Man? Ba, tumutawa si Action Man. Panayang ano niya eh, panayang build-up niya eh. Pagkatapos, sinasabi niyang mag-subscribe daw siya ano, Lava Plus. Ngayon yung mga nagsipag ano, siguro nire-research nila, tinignan nila. So, surprise pa rin eh, laki-laki ng bahay noon. Nakagulat nga siya. Laki-laki na, hindi mo na kailangan mag-subscribe. Automatic kasi na nagsasabi. 53 na yun. Kaya nga. Sabi ng iba eh, hindi na yata niya kailangan subscriber eh. Oo, kaya nga sir. Dapat mag-subscribe sa kanya yung palaging nanonood, di ba sir? Kasi, Hindi ako. Kuminsan kasi ayaw ko siyang pumasok sa mga ganito. Dahil political tayo eh. Baka mamaya, ano ba yung pangalan? Yung magkaroon tayo ng wag niyo papakita sir yung mukha yung ano kasi sis best friend magaling yan sis dapat ano ba gawin wala ano, ta si sabihin dapat ano gawin hindi umami kasi dapat yun maprotektahan yung ano niya sir kasi bata pa nga gawa na lang siya ng ibang account wag niya ililink na hindi associated sa current na account niya meron naman siya sigurado. Ah, meron siya. Marunong yung mga bata pa. Kaya nga eh. Kasi, minsan kasi kung ano na rin, masyado na rin delikado yung ano niya eh. Dahil Bonbon may dumarating na ano sa kanya. Ganun po ba yun? Kaya yung mami niya na toxica. Sabihin mo, huwag niya gagamitin na rin sila. Kung saan-saan. Kasi sir, baka yung pag yung ano niya, yung account niya, yung gamitin niya, tapos i-comment niya, baka mamas report. Iyon na nga, iyon na. Oh, delikado po 'yung mamas report siya. Mamas report sa kanya eh. Ang pinaka nakakatakot doon, nakakaangat nga. Hindi naman 'yung mas reporting baliwala 'yun kasi puro bata lang naman 'yung nanonood noon. At marami nanonood, pipindutin pa rin niya kahit i-mas report 'yan, baliwala baka counter 'yung mas reporting. Ang ano doon, baka ma-hack siya. Kaya 'wag niya gagamitin 'yung account niya pang comment-comment kung saan-saan. Kaya sir, ako hindi na ako nagko-comment, di ba, itong account ko. Yung inaano ko, baka ma-hack nga eh. Hindi ko nang kinu-comment kahit kanino. Minamas report nila eh. Bababa yung views. Bukas na lang po ulit, sir. Good night mo, sir Gis. Si sa best friend. At saka si Mayam. Sir Al Olalia. Maraming salamat po sa pagpunta at magandang gabi po sa inyo lahat.